This love is mine, I cannot comprehend it. This love revealed in Christ, my Lord divine. When on that tree, he died for me. That wondrous glory is mighty love. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Tayo po ay manalangin one more time. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the Sabbath. We praise you for the time we have to fellowship with each other, to study with your word. We praise you for this church, for the congregation here. We praise you for the presence of the Holy Spirit. We ask that you cleanse us from all our sins. Please be with us, Lord. Possess me especially as I speak your word this morning so that it may change our lives. Thank you for hearing our prayers and for forgiving us from all our many sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po ay masayang nakarating dito sa inyong church. Although, naplatan ako dyan sa may labas. Akala ko late. Yun pala, okay pa lang pare po ang time. So, usually po, I think it's the second time I reach here, this place. I think the first one is yung kasama ko si Pastor Paul Frederick. Usually ako po yung nagde-drive kay Pastor Paul. So, parang second time or third time, I'm not sure. Pastor Paul Frederick Durairaj. Ako po yung official driver niya. So, just to introduce myself po because I think I'm new here. Gusto niyo po ba Tagalog or English or halo-halo po? Okay po. Ako po ay pinanganak sa PUC Baeza. Ang aking mga magulang ay nagtatrabaho doon po sa press, mga working student noon po. Nung sila ay nag-asawa na doon. At ako po ay lumaki sa Naga View Adventist Campus College. 16 years po yata ako doon, kami doon. And nung ako po ay graduate ng high school, kami po ay na-transfer ang parents ko dito sa PUC AUP. PUC AUP. Diyan din po ako nag-graduate and diyan din po ako nagtatrabaho na until now. And yung parents ko po nagpunta ng Thailand pagka-graduate ko ng 8 years. And after 8 years, they went to Africa, Rwanda. And after about 2 years, they came home and then they retired. So nandiyan po sila sa amin sa pating kahoy. My brother is working at IAS and I'm working at AUP po. So, yun po. Ang small introduction. Usually po, ang topic ko sa unang punta ko po sa iba't ibang church ay ang ating fundamental beliefs. Kasi kahit di tayo magkakilala, at least meron tayong 28 na mga bagay na pinagsasang-ayunan. And gusto ko po ito i-review ng i-review lagi kasi hindi ko rin maalala lahat. And siguro po, kayo rin hindi nyo rin maalala lahat. Although yung idea po nandun, maganda po na ang... So ang una po sa ating fundamental beliefs ay naniniwala tayo sa Holy Scriptures. Old and New Testament po. Ayan po, yung iba kasi gusto nila New Testament lang, pero yung New Testament, sabi ni Jesus, sabi ni Moses, ganto eh. Sabi ni Isaiah, ganto eh. So naniniwala pala si Jesus, yung New Testament, naniniwala sa Old Testament. And ang sabi po dito,
no prophecy came not okay. They were moved by the Holy Ghost. Meron pa pong sabi, ang ating pong scripture reading dito ay sabi po ay to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. By the way, I like to appreciate your church. Very beautiful, very nice, very comfortable po. I praise the Lord. Sabi ni Ellen G. White, huwag daw papabayaan ng miyembro yung church na maging mas pangit kaysa tirahan ng mga taong sumisimba doon. Ah, ibig sabihin, ganito kaganda yung bahay niyo. Praise the Lord po. Sabi po dito, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Sa Tagalog po, ang sabi dyan ay ayon. Kung hindi siya nagsasalita, ayon. Yan, lumaki na. Siguro umiliitan natin konti. Ang ibig sabihin po ng according, gusto ko lang po i-highlight yung word na according. Kasi ito po ang pinakamahalagang word na nandito sa buong slide ko na iisang slide na mahaba. Ang ibig po sabihin ng according sa Tagalog ay, ano po yun? Ayon. Ayon. O, magbigay po ako ng example o na tanong. Ano ba po pag sinabi ko po sa, saan ba si yung nag-invite sa akin, si JR? Halimbawa po sinabi ko kay JR, pagkatapos ko dun magsimba sa inyo, ano ako, pupunta ako ng AUP. Pero sabi naman po ni JR, sabi daw ni Sir Win, pagkatapos niya daw magsimba sa, ano na ang church dito? Chrysanthemum. hindi daw siya babalik ng AUP. Yun po ba ay contradiction? Opo. Yun po ba ay ayon? Hindi. Kaya nga contradiction. Pero po, pag sinabi ko po, sabi ko, pagkatapos ko magsimba sa inyo, ako'y pupunta sa AUP. Pero ang sabi po ni JR, pagkatapos daw ni Sir Win magsimba sa atin, siya daw ay pupunta ng Manila Center. Yun po ba ay contradiction? Yun po ba ay ayon? Malay nyo, may nakalimutan ako sa AUP. Tapos, dinala ko yung drone. Nakalimutan ako kasi nagre-request yung puff ko mang palipad daw doon. So, pwedeng hindi lang siya ayon. Pero, hindi naman siya necessarily contradiction. Pero po, ang maganda sa ating mga beliefs, hindi lang siya hindi contradiction. Hindi lang tayo naniniwala sa mga bagay na sinasabi na hindi pinagbabawal ng Biblia. Ang pinagpiniwalaan natin yung mga ayon sa Biblia. For example po, sa baptism, may nakita po ba kayo sa Bible na bawal mag-baptize ng infants? Thou shalt not baptize infants. Meron po ba tayo nakita niyo sa Bible? Wala pa akong nakita po. Pero, hindi natin ginagawa. Bakit po? Kasi hindi siya ayon sa Biblia. So, wag na tayong mag-aksaya. Ibig sabihin po, sa aking pagkaintindi, pag hindi ayon sa Biblia, wag na natin pag-aksayahan ng atensyon. Kasi may mga maraming nandyan sa Biblia na nandyan pero hindi natin pa naintindihan. So, yung ayon sa Biblia, yun yung safe. Ayon. Saan po yan nakasulat? Isaiah 8:20. If they speak not according to this word, there is no light in them. So, yun po ang mga sure natin na mga liwanag. Bakit hindi tayo gumagawa ng ganito? Bakit hindi tayo gumagawa ng ganito? Kasi hindi yan ayon. Ang sure natin yung ayon. Pag yan po ang ating basihan ng ating mga paniniwala, safe po tayo. Kasi ayon sa Biblia, ganito. O di sigurado tayo. Sabi sa pa-English, thus saith the Lord. A clear thus saith the Lord. Sabi ni Ellen White. A clear thus saith the Lord. Ayan. Pag sinabi ng Diyos sa Biblia, sigurado tayo dyan. Pag hindi ng Diyos pinopromote sa Biblia, hindi positively sinasabi sa Biblia, hindi ina-advertise sa Bible, ibig sabihin, hindi siguro yan para sa atin. Ayan po, napakaganda. Ang buong Bible, napakakapangyarihan. And naniniwala din po tayo sa idea ng Trinity. Bakit po? Kasi nandun sa Bible. Sabi sa Matthew, baptize you then in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Okay. Sila rin ang naglalang, let us create man in our own image. Ayan po. Yung Trinity, yung word ay description sa idea.
Okay, so maraming mga tao na ayaw ng Trinity, pero yung debate nila, pag tinanaslate sa Greek at sa Hebrew, wala na. Yung English lang na word ang ayaw nila. Anyway, kasama po dyan ang God the Father, the Creator. Ang Diyos po ay hindi magkasya sa ating utak. Kasi ang utak natin ay finite. Ang Diyos ay infinite. So, hindi rin ang Diyos magkasya sa salitang English. Kasi lahat ng laman ng dictionary English, hindi ma-describe ang Diyos. Kasi mas malaki ang Diyos sa language ng tao. Hindi rin magkasya ang Diyos sa mathematics. Kasi hindi natin ma-compute ang Diyos. Kasi ang Diyos ay infinite. Kaya hindi natin ma-compute, ano ba yan, 3 plus 1 na yan. So kung ano po yung nakasulat sa Bible, yun na yun. Kasi ayon. And God the Father, God the Son, si Jesus Christ po ang ating pag-asa. Ayan. And the Word became flesh and dwelt among us. Yan. Sabi sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning God. All things were made by Him and through Him. Yan. And the Word was made flesh and dwelt among us. Si Jesus Christ po yan, ang ating pag-asa. And then, Jesus Christ suffered and died voluntarily, was raised from the dead. And yung Holy Spirit po, meron pong magandang, napakagandang book. Kung makukuha nyo ito sa Amazon Bookstore or ang title po ay The Greatest Need of Adventism, the Holy Spirit. Nung napakinggan ko po yung author nito na nag-week of prayer sa IAS, tuwang-tuwa ako kasi ang dami-dami palang magandang nangyayari sa Seventh-day Adventist Church dahil sa Holy Spirit, napakaganda po. Napakaganda, napakaraming miracles na nangyayari. Yun palang yung miracles na nangyayari sa Bible, yun din nangyayari ngayon sa ating church. Hindi lang natin masyado nababalitaan, pero napakaganda po. Ito ang favorite topic ko po, ang Holy Spirit, pag ako'y nakikinig ng mga sermon ng mga ibang tao. Ang Holy Spirit po ang nagkukonsyensya sa atin. Siya rin po ang nag-inspire sa mga writers ng scriptures. Siya rin po ang nag-inspire. Paano nga po pala nalalaman natin kung sino ang inspired at hindi? Di po ba? Siyempre, meron tayong sigurado. Sabi nga, kung hindi yan ayon sa Bible, hindi yan inspired. So paano natin malalaman ang preacher ay tama ang sinasabi po? Titingnan natin yung Bible. Paano natin malalaman na si Ellen G. White ay nagsasabi ng totoo? Dapat ayon sa Biblia. Paano natin nalaman na kung sino man dyan nagsasalita ay tama ang sinasabi? Check natin sa Bible. Dahil ang prophet, ang nangangaral ng prophecy, ay hindi yan kumukontra sa mga nauunang mga propeta na sigurado na natin. Kasi kahit mismo si Jesus Christ, sabi niya, I come not to destroy the law and the prophets, but to fulfill. Si Jesus Christ na po yan. Pero sinasabi niya, hindi ko kinukontra yung mga law and the prophets. Tinutupad ko lang yung sinasabi nila. What happened? Na-destroy na. Ayan. So yan po, hindi tayo pwedeng kumontra dun sa mga naunang mga sigurado natin. And, nung New Testament, paano na sila nalalaman kung sino ang susulat nila sa Bible at hindi? Siyempre, kinukompare, alam niyo po ba yung Dead Sea Scrolls, may mga cave doon na tagpuan yung mga manuscript. Yan po palang mga cave na yun. Narinig ko sa IAS Theological Forum. Hindi lang pala yun Bible yung laman. Yan po pala ay mga library. So may cave na puro Greek, may cave na puro Hebrew, may cave na, alam niyo po yung mga Hudyo, marami yan silang sekta. May Sadducees, may Pharisees, may mga, minsan mag-away-away pa sila. May cave na pang Sadducees, may cave na pang ganto, ibang-ibang sekta. May cave na iba-ibang language. Ang tanong ko sa aking isip, paano nila malaman kung alin yung isasama sa Bible? Di ba? Pero, dun sa mga discussion na narinig ko po, parang nag-gets ko po, alam ko na, magsimula tayo sa sigurado natin. Kay Moses, sigurado tayo. Basahin natin lahat ng sinabi ni Moses. Tapos basahin natin lahat ng sinabi ni Isaiah. Sigurado rin tayo kay Isaiah. Kasi yung sinasabi ni Isaiah, ayon din sa sinasabi ni Moses. Sigurado tayo sa dalawa. Paano natin nalalaman ang sinasabi ni John the Revelator at saka ni Jesus Christ at saka ng disciples ay tama? Check natin sa kay Moses. Check natin kay Isaiah. So, sigurado na tayo. Paano natin nalalaman sinasabi ni Ellen White ay totoo? Check natin sa sigurado natin. Check natin kay Moses. Check natin kay Isaiah, kay Jeremiah. Pag natama na po lahat, parang okay.
Di sigurado na po tayo kasi hindi natin pwede kontrahin yung nauna. Paano natin matitsek kung ang sinasabi ni Moses ay tama? Sinong, nung panahon ni Moses, alam nila kung ano yung tama? Siguro yung narinig nila yung sinabi ni Enoch. Kaya lang nung panahon po na yun kasi, magaling pa silang makaalala. Hindi katulad ngayon, nakalimutan na natin, mabilis natin makalimutan. So, ayan po. Paano natin malalaman yung sinasabi ni Enoch ay tama? Ah, magkakamag-anak sila nila Adan. Nung panahon na yun, 900 years sila nabubuhay. So, tatanungin lang si Adan, yan ba ang sabi ng Diyos sa iyo? Oh, dahil 900 years si Adan, pwede siyang tanungin. So si Adan, paano natin malalaman kung sabi ni Adan ay tama? Ah, wala na tayong pag-asa. Kahit siya yung nakita ng Diyos eh. So yun po ang paraan kung paano natin nalalaman. Kinukumpare natin dun sa mga mas sigurado tayo. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng susulat ng mga propeta, ni Ellen White, ni John the Revelator, at saka ng iba pang sumusulat sa Bible. At dahil isa lang po ang pinanggagalingan, hindi nagkukontradict kahit na hindi magkakakilala ang mga sumusulat. Napakagaling po ng gawain ng Holy Spirit. And the Holy Spirit leads us into all truth. Amen. Naniniwala po tayo sa creation, hindi tayo galing sa unggoy, hindi tayo galing sa mga maliliit na cells, hindi rin tayo nilalang ng 7,000 years, kasi sabi ng ibang scientist, yung bawat araw daw po, ano yan, tigo 1,000 years yan. Kasi kailangan ng matagal na panahon. Pero sabi sa Genesis, in the first day was evening and morning. Second day, there was evening and morning. 7 days yan, sinabi na there was evening and morning. Therefore, sigurado tayo na it's a literal 24-hour day. Hindi yan 1,000 years. Kasi alam nga naman 500 years yung evening, 500 years yung morning. Okay, sa creation po, nilalang tayo perfect. Kaya lang, dahil sa kasalanan, sa nature of man, nilalang po tayong perfect. Dahil sa kasalanan, tayo ay nahihiling sa kasalanan. Parang saging na malapit ng matumba pag mabigat yung bunga. Natutumba tayo sa kasalanan. Nature of man. Ngunit gusto tayong ibalik ng Diyos sa original to restore in man the whole image, the original image of God. And yan po ang ating gustong ibalik ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa atin. Ang question ni Satanas po sa Great Controversy. Ang galing ni Satanas mangloko sa mga anghel. Ang sabi po ni Satanas, kung nilalang tayong perpekto, bakit pa kailangan natin ng rules? Diba? Ang galing ni Satanas mag-question. Sabi niya, kung nilalang tayo na perpekto, bakit kailangan pa tayo ng rules? Hindi ba kailangan natin ng freedom? Oh, ganyan po ang mga tanong na nakaka-insinuate ng doubt na ginagawa ni Satanas sa book na The Great Controversy sa chapter na The Origin of Sin. Ayan po. Itong laptop ko madaling mamatay. Hello. Okay. Ayan po, Great Controversy. Pero mabuti na lang mga kapatid, nung pinako si Jesus Christ sa cross, ang sabi niya, it is finished. Ibig sabihin po, sigurado na ang resulta ng Great Controversy. Kasi po, ang pinag-aawayan sa Great Controversy ay tungkol sa worship. Tungkol sa sinong papaniwalaan. Kung sabihin po sa inyo ni Jesus Christ, tumayo kayong lahat. Siyempre, tatayo kayong lahat. Pero kung si Satanas magsabi sa inyo, tumayo nga kayo lahat. Ayaw niyo sumunod. Bakit? May mali ba sa pagtayo o pag-upo? Hindi. Depende yan kung sino nagsabi. Ayaw natin sundin yung mga sinasabi ni Satanas. So, gusto po natin sundin yung sinasabi ng Diyos. Kaya, ang tanong dyan, sinong masusunod? Kaya sa Great Controversy, ang Diyos naglalang ng totoong Sabbath. Naggawa siya ng Sabbath. Ang kaaway, gagawa siya ng sarili niya. Ang Diyos, sabi niya, ang mag-asawa, lalaki at babae. Ang kaaway, sabi niya, sige, kahit lalaki, lalaki. Basta yung feeling niyo, ayos. Ang Diyos, maglalalang ng baptism through immersion. Ayon sa nasusulat. Si Satanas, magtipid dahil sa tubig. Oh, wisik-wisik na lang. Baka may iba pa nga, vacuum cleaner daw, sir. Yan, lagi na lang binabago ng si Satanas ang sinasabi ng Diyos. Parang gusto niyang palabasin na mas maganda yung idea niya.
Ang tayo mga tao, pag gumagawa tayo ng policy, minsan binabago natin. Kasi meron tayong hindi natin nakita na instance. Kasi hindi natin nakikita lahat ng mga bagay. Pero pag ang Diyos ay nagsabi, nakita niya lahat simula-simula hanggang sa dulo. Kaya yung sinasabi niya ay eternal, infallible revelation of His will, yung Bible sa fundamental belief number one. Ayan po, namatay na naman itong great controversy. So yan po ang great controversy. Kung sino ang masusunod, kung kaninong idea ang masusunod. Si Satanas, dahil sa kanyang kayabangan, di ba po, yung mayayabang pag may nasabing idea, may sarili rin silang idea. Oh? Baka nakaka-relate minsan tayo dyan. Alam niyo po kung bakit nalaglag si Satanas? Dahil siya ay matalino. Minsan, pag tayo matalino, iniisip natin matalino tayo, baka yumayabang na tayo. Minsan si Satanas, magaling siyang kumanta. Oh, tayo kung iniisip natin magaling tayong kumanta, pitch perfect daw. Oh, kaya daw niya kumanta ng quartet mag-isa. Saan ko ba nabasa yun? Siya yung choir director. Minsan kasi sa sobra nating practice, hindi na tayo masabihan. Kasi grabe na yung investment natin sa time. Kaya mag-ingat tayo. Siya rin yung pinaka-pogi at pinaka-maganda. Oh, sinong nag-iisip dyan na maganda sila at pogi sila? Mag-iingat tayo, baka tayo maging katulad ni Lucifer. Okay, dapat alam natin ang ating status sa ilalim ng Diyos. Tayo ay nilalang lamang ang Diyos at tayo ay creature, hindi creator. Kahit pa gaano karami ang gift ng Diyos sa atin, tayo pa rin ay under niya. Okay. So, ang issue po sa great controversy ay ang karakter ng Diyos. Kasi kinikwesto ni Satanas ang karakter ng Diyos. Ang Diyos, hindi yan makatarungan. Bakit binibigyan tayo maraming rules? Nilalang naman tayo na perfecto. So, binigyan, sabi ni Ellen White, binigyan si Satanas ng 6,000 years para i-prove ang kanyang gobyerno. Ngayon yun, simulan, sabi sa Ellen White, simula fall hanggang Flood 2000. Simula flood hanggang cross 2000. Ilan na lang natira? Oh, wag tayo mag-compute ng second coming, ha? Bawal. Sabi sa last day events, our message is not a time-setting message. Sabi ni Jesus Christ, only the Father in heaven knows. Pero sasabihin yan later dun sa mga maliligtas. Pero yung mga hindi maliligtas, hindi nila maintindihan. Akala nila kulog lang. Yun ang makasabi sa last day events. Ayan. So, wag nyo lang kukumputin yung 6,000 years na sinasabi ni Ellen White. Kasi, we know not the time. Sabi nila, time naman yung hindi natin alam. Baka yung year alam natin. Oh. Sabi po ni Ellen White, 1844, no more time prophecy beyond 1844. Ibig sabihin, yung 1844, time din yun. So, yung time and year, they are used interchangeably. Wag natin sasabihin na alam ko yung year, yung hour and day, hindi ko lang alam. Hindi po natin pwede sabihin na ganyan. Kasi hindi natin pwede kontrahin yung mga propetang nauna. And sabi ni Ellen White, no more time prophecy beyond 1844. So yan po, mananalo si Satanas. Ay, matatalo si Satanas. Bakit? Kasi Diyos, hindi mo talaga matalo ang Diyos. Sinong mas marami po, ang masama o mabuti? Yan, ilan angel ang masama? One-third lang naman. Ilan angel ang mabuti? Two-thirds. Di mas mabuti, mas maraming mananalo yung mabuti talaga. At saka yung Diyos, hindi mo talaga kahit palahat yung angel magrebelde. Wala lang yan sa Diyos kasi siya ang gumawa nun. Okay. Pag ako ba gumawa ng 1,000 computers tapos nagrebelde sila sa akin, buhusan ko lang yun ng tubig. Diba po? Kasi no problem. Oh, bunutin ko lang yung saksak. I-off ko lang yung generator. Di, wala na yun. Pag lumayo tayo sa umimbento sa atin, namamatay tayo naturally. Siguro may battery pa tayo ilang oras. Pero mamamatay. Pag lumayo tayo sa Diyos, death results. Ayan po. So, mananalo si Jesus Christ sa great controversy. And mas marami ang mabait na angel. Mas marami rin ang mabait na tao. Hindi yung tao dito sa lupa. Yung tao sa ibang planeta. Oh, di ba sabi ni Ellen White, tayo lang yung nagrebelde, tayo lang yung makatigas ng ulo, yung kumuha ng prutas na pinagbabawal. Sabi ni Ellen White, dun sa mga ibang worlds, hindi nila nilapitan yung kanilang tree of knowledge of good and evil. Tayo lang kasi yung matigas ulo. Sabi ng mga si Jantico, sir, may mga alien ba?
Sabi ko, base sa sinasabi ni Ellen White na may mga ibang beings sa ibang mundo, alam nga naman tayo lang were created in the image of God. Sila, hindi sila created in the image of God. Diba? Diba, sir? Siguro, they were also created in the image of God. Ibig sabihin, matangkad pa sila. 12 feet and 15 feet pa sila. Tayo, maliliit na tayo. Diba, pagdating natin sa langit, sabi na sa Bible, pag kumain tayo ng dahon, ng tree, it will be for the healing of the nations. Oh, yung curse, dahil sa kasalanan, lumiit na tayo. Pagkakain natin ng vegetarian na, oh, kaya ngayon mag-practice na tayo. Pagkakain ng dahon dun sa langit, mahihil daw. Yung mga payat tulad ko, magiging na tayong macho dun. Amen? Yung mga maliliit, lahat tayo maliit kung compare kay Adam and Eve, lalaki na tayo doon sa langit. Pero pagdating ng Diyos, yung mga pilay, makakatakbo agad yan. In a twinkling of an eye, hindi na kailangan kumain ng napakaraming dahon. Yung mga bulag, makakakita agad yan. Yung mga mute, makakapag-praise the Lord agad yan. In a twinkling of the eye. Pero yung mga tangkad, sabi ni Pastor Durante, yun yung sa healing of the nations. Okay, ang great controversy po, sigurado natin kung sino kakampihan natin ang Diyos dahil siya ay mananalo. Si Satanas, he is trembling with fear because his time is short. Alam niya na tapos na ang kanyang palugit. Alam na po ng buong universe, ang goal ni Satanas ay pumatay. Gusto niyang patayin si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay totoong nabuhay. Alam niyo po, naghanap ako ng kadibate sa Facebook. Ang nakita ko mga kadibate, yung mga atheist, pumunta ako sa grupo nila. Tapos gumawa pa ako ng post, sabi ko po sa kanila, meron akong Microsoft Windows na computer. Gumamit ako ng Microsoft PowerPoint. Ang nilagay ko sa slide, Microsoft does not exist. Tapos pinost ko dun. May mga nag-like, hindi nila na, ang nakita kasi nila, that does not exist. Akala nila, kinocompare ko sa Diyos. Pero nung inanalyze nila yung aking post, nagagalit na sila. Sabi ko, meron akong Apple na computer, kunwari. Nagamit ako ng Keynote, naglagay ako, Apple Incorporated does not exist. Oh, pero ginawa ko yun sa Apple na computer. Nagalit na sila sa akin. Yun po pala ang mga atheist, yung mga galit sa Diyos. Lahat pala ng bad words sa dictionary, alam nila. Minessage nila lahat sa, ano, dun sa comment. Hindi lang yun, tinanggal nila ako sa group. Ban ako sa group nila. Hindi lang po yun, nag-send pa sila ng 200 na tao nag-send sa akin ng private message. Lahat ng bad words, nakita ko dun. Ganun pala yung mga taong ayaw talaga sa Diyos, galit sa Diyos. Alam nila nandyan ang Diyos, pero galit pa rin sila. Dinideny nila na nandyan ang Diyos. And lahat ng bad words, alam nila. Although may mga dalawa o tatlong tao, please tell us your experience, please tell us, we want to know. May mga atheist pala na hindi lang nila alam. Pero marami sa kanila, galit talaga. At kung sinong magagalit pa sa'yo. So isang araw, nag-block ako sa Facebook ng mga daming tao, 50 tao yata yun. Blinak ko. So yung blacklist ko ang haba-haba na. Kaya pala po sinasabi ni Jesus Christ, pag sumabi kayo ng masamang words sa inyong kapatid, you will be in the danger of judgment. Kaya pala, para kang pinapatay rin, sabi ni Jesus Christ, it is written, thou shalt not kill, but I say unto you, if you say bad to your brother, you are in danger of judgment. Yung pala, yung mga bad words, parang nakakapatay, parang namatay ako nung mabasa ko lahat yung mga bad words ng mga atheist. Okay, anyway, meron tayong experience of salvation. Napakaganda po nito. Ito ang kailangan natin lahat dahil lahat tayo nagkasala. Kahit na gano, though your sins be as scarlet, God shall make them as white as snow. Amen? Amen. Ewan ko lang sa inyo kung gano'ng karami kasalanan nyo, pero ako natutuwa ako na meron dito sa Biblia. Kahit si Moses na nakapatay, pinapayagan ng Diyos magkarga ng Ten Commandments. Ang nakasulat sa Ten Commandments, thou shalt not kill. Oh, nakapatay na yun si Moses. Kayo, hindi pa siguro kayo nakapatay. Ibig sabihin, mas malaki pang pag-asa. So, si Paul na Saul dati, nag-persecute siya ng napakaraming Kristiyano. Siya yung number one persecutor ng mga Christian. Nung binago siya ng Diyos, siya ang nakasulat ng almost half ng New Testament. Ba, laking turnaround ng mga buhay ng tao.
So, wala pong taong walang pag-asa. Hanggat may hininga, pag binago tayo ng Diyos, pwede tayong gamitin sa kaligtasan. Hindi lang sa ating kaligtasan. Madali lang mag-kumpisal ka lang, maniwala ka sa Diyos, ligtas na. Ang maganda, yung magamit tayo sa kaligtasan ng ibang mga tao. Ayan po ang pinakamasaya. At ako po ay masayang tumutulong sa mga ministry na gumagawa niyan. Ayan, kaya may mga camera ako. Kung gusto niyo mag-media seminar, i-record niyo itong mga ito. Yung mga matatagal na dito sa church, marami ng laman yan ang isip nila. Yung lalo na yung mahahaba ang sermon, maganda yan i-record. Ibig sabihin, marami silang naiisip. Sa YouTube, sa hour of worship kasi, sabi ni Ellen White, 30 minutes ideal. Yung 1 hour, maximum na yun. Uuwi na magugutom na sila. Pero sa YouTube, yung aking kaibigan nag-sermon, 3 hours and 24 minutes. Lahat ng alam niya, nilagay niya dun sa kanyang sermon. Pero yun yung number one sa aking channel. Sabi ko, bakit kaya ang gusto nilang panoorin kahit 3 hours and 24 minutes? Kasi nauuhaw ang mga tao sa kaligtasan. Tayo dito alam na natin, pero pag nalagay natin sa YouTube, lahat naman kayo pwede tayong gumawa ng ganun. So, ini-encourage ko po yung mga ganyan. Kasi napakarami pa lang tayong nagtatype ng mga question nila sa buhay sa YouTube at sa Google. 5.5 million nagtatype how to be saved every month. 11 million nagtatype what is the Sabbath. Pero yung what is the Sabbath, yung result lahat ng first page ng Google, lahat galing sa Adventist. Ibig sabihin, alam ng Google na tayo yung nakakalam ng Sabbath. 3.3 million nagtatype how to pray. So, pag yung nag-upload tayo ng ating mga vlog or video, ang ipangalan natin yung tanong nila. Kasi ganun yung gumagana yung YouTube tsaka yung search engine ng Google. Kung ano yung tanong, ganun pareho yung title mo, tinanong ka sa harap. Kung ang title mo ay matalinhaga, parang malayo ang words, hindi ka rin mapunta dun. Kaya po, meron tayong number 11, pinakabagong fundamental belief nilagay sa number 11. Dalawang parts po yan. Una, ang una po ay hindi na tayo matakot sa mga aswang, mga multo, mga evil spirits. Kasi ang sabi dyan, Jesus' victory gives us victory over the evil forces that seek to control us. Yan. Kasi sa mga ibang, nilagay yan ng GC kasi sa ibang countries, may mga Adventist na sila, pero dalawa yung religion nila. Nananalangin pa rin sila sa evil spirits. Yan po, hindi na tayo matatakot dahil ang sabi dito sa Romans 8, I am persuaded that neither death nor life nor angels, fallen angels, nor powers, nor evil powers shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Kaya yung mga napoposes, pag nakasabi sila ng Jesus, biglang tumatakbo ang evil spirit. Kasi ang great controversy, merong rules of engagement. Pag humingi tayo ng tulong sa Diyos, hindi pwedeng mag-interfere ang kaaway. Pero pag nagbasa naman tayo ng mga pocketbook, nanood tayo ng mga movie na yung mga evil na mga movie, ano yung evil na movie? Yung may evil sa loob ng movie. Meron bang movie na hindi evil ngayon? Iwan ko lang. Parang 99.9%, 0.99, lahat merong profanity, agawan ng asawa, agawan ng kotse, ng pera, at saka lahat na yun, yun yata ang gusto nilang ilagay. Tapos maraming maikli ang damit, kaya na minsan nagagaya ng ating mga tao. Okay, growing in Christ. Kaya po, dapat tayo ay pupunta sa church, communing with God in daily in prayer, in His Word, singing praises, and participating in the mission of the church. Ayan. Pag wala tayong time, may pera tayo. Pag wala tayong time at pera, manalangin tayo. Pero kahit may pera tayo at may time, manalangin pa rin tayo para mas maraming magawa yung ating pera at saka yung time. Kasi kahit nagliligay din ng pera, walang nangyayari. Hindi na nalangin. Okay. Kasi hindi natin kaya ang great controversy. Ang kaaway mas malaki sa atin. Pero pagkakampi natin ang Diyos, ayan po, ang church ang pinaka-efficient na ordained ng Diyos na gumawa ng ebanghelyo. Subukan nyo magtayo ng sarili nyo ng church. Subukan nyo maglagay ng sarili nyo ng ayas, sarili nyo ng AUP, sarili nyo ng MAMSI, sarili nyo ng... Huwag na lang. Mahirap yun. Maraming nagtatayo ng sarili lang school. Pag nainis na sila, tina-turn over na lang sa conference. Ayan po. Dahil ang church ang pinaka-ordained ng Diyos na gumawa ng ebanghelyo. Yan po. So, pero pwede rin tayo mag
supporting ministry ang tawag dyan. Kasi po ang daming pera sa church. Di ba po, 10% lang naman tithe natin, 20% offering, yung 80%, nandyan pa. Saan pupunta yun? Pagdating ng Diyos, masusunog din yung laman ng bangko. O, yung kutsi natin, masusunog din yan. Kaya gamitin natin sa Ebanghelyo. Pile up your treasure in heaven, not on earth where banks get. Yung kaibigan namin, nalugi yung Muntinlupa Bank o nawala yung 11 million niya. Sabi niya, sana nag-set up na lang tayo ng studio. Bumili tayong camera, ganyan, ganyan. Yung nasarado yung bangko. Eh, magkano ba yung warrant? Ano yung tawag dun? 500 ngayon. Noon pa, 250 lang yun. So, gamitin na bago dumating ang... Hindi pa second coming actually problema natin. Yung close of probation. So, bago yun, yung close of probation, dun dapat na-invest na natin lahat sa gawain ng Diyos. Anyway, hindi ko problema yon kasi wala naman ako maraming pera. Kayo problema niya yon. Ang solusyon po dyan, ipanalangin natin sa Diyos. Yan ang naririnig ko sa ating mga pastor, yan din ang nabasa ko. Kasi hindi natin alam kung ano mangyari. Pero ang Diyos magsasabi sa atin. Pinagkatiwala niya sa atin at siya ang bahala magsabi sa atin kung nakikinig tayo po. So yan po ang church. Meron lahat ng naniniwala kay Jesus Christ simula kay Adam and Eve hanggang ngayon kasama sa church. And pag may church, may mga rebelde din. Paano yung mga adak ni Adam? Hindi sila lahat mabait. Meron tinatawag na remnant. Paano yung mga Israelites? Hindi sila lahat mabait. Meron tinatawag na remnant. Paano yung mga Christians? Hindi sila lahat sumusunod sa ayon sa scripture. Gusto nila yung kanyang tradition. Meron tinatawag na remnant ng mga Protestant. Sino yun? Tayo. So pag maraming tao, yung iba gusto nila yung sarili nilang idea, pero yung natitira dyan na nagmamahal sa Diyos at sumusunod sa nakasulat sa ayon ng Diyos, yun yung remnant. At hindi lang tayo remnant, bahala kayo dyan, basta kami remnant. Ang remnant, gumagawa ng mission. Kasi ang sabi ng Diyos, go ye therefore into all the world, preaching judgment. Merong judgment, hindi tayo bulahan ng bulahan. Meron talagang plagues, meron talagang hell, meron talagang heaven. Pag sumunod tayo sa Diyos, maraming blessing. Pag sumunod tayo sa kaaway, maraming curse. So, judgment and worship. Malapit na sa aking pangalan, pasamba. Worship God who created heaven and earth. Sabi ko sa mga kamag-anak ko, pagbutihin niyo ang buhay niyo. Kasi nakasulat sa ating pangalan, pasamba. Oo. Pero lahat tayo mga Christian, kaya ating pagbutihin ang ating mga buhay. Lalong-lalo na po tayo mga Adventist, ang pangalan natin, prophecy mismo. Nakalagay, Seventh-day Adventist. Anong ibig sabihin nun? Jesus is coming soon. By the way, lahat tayo, lahat kayo, prophet. Maliit lang yung prophecy nyo. Ang sabi, Adventist ako. Ibig sabihin, nangangaral ka na darating si Jesus Christ. Pero yung prophet sa Old Testament, wag tayong mangangaral ng hindi ayon. Pag nangaral tayong hindi ayon sa Biblia, ang parusa ay kamatayan. Yan, sa Judges. Kaya po, huwag tayo mangaral ng hindi naayon sa prophet, sa Bible. Remnant and the mission and united tayo in the body of Christ. Dahil tayo lahat ay mga parts ng body, sino ang ating head? Si Jesus Christ. Who is the head of the church? Jesus Christ. Ayan, kahit iba-iba tayo ng kulay, iba-iba tayo ng lasa ng pinakain, yung iba nag-aral, yung iba kunti lang pinag-aralan, iba-ibang pinanggalingan, yung iba mayaman, yung iba mahirap, male and female, lahat tayo ng part ng body of Christ. And lahat ng part ng body, may kwenta. Walang part ng katawan nyo na walang kwenta. Meron bang part yung katawan nyo walang kwenta? Lahat yan may part, may kwenta. So, walang, sa aking pagkaintindi mga kapatid, walang member ng church na walang kinalaman sa kaligtasan ng ibang tao. Lahat tayo gagamit ang Diyos para maligtas ang ibang tao. At sa aking experience, yan ang pinakamasaya pag nakakatulong tayo sa pagligtas ng ibang tao. Sa PIC, sa AUP, nagpahiram ako ngayong week ng napakaraming gamit. Minsan nasisira na. Sabi ko, bakit nasisira? Kasi hindi niingatan ganito kando. Namamahal ng mga video equipment. Pero naalala ko, kahit may isang may pabinyag lang dyan, okay na yan. Kasi para saan pa nga naman yung mga yun? Alang naman tumungang alang yung mga yun sa bahay namin. Kundi gamitin sa gawain. Ayan po yung baptism, pinag-aralan natin kanina. Ayon, pag nayon na baptize, meron tinatawag na
tawag dun? Tatlong parts ng salvation? Justification. Lahat ng ginawa tayong kasalanan, napatawad na. Sanctification, yun. And glorification. Kailan dumating ang Holy Spirit? Before baptism, after baptism, during baptism. Sabi sa Bible, minsan before, minsan during, katulad ni Jesus Christ, minsan after, katulad na iba. And gumagawa tayo ng Lord's Supper, Jesus Christ said, do it often. Iba-iba tayo ng spiritual gifts, yung iba magaling magturo, yung iba magaling mag-alala ng 2,300 days, yung iba magaling magluto, yung iba magaling mag-computer, yung iba magaling mag-smile, yung iba magaling mag-piano. Ayan po, spiritual gifts and ministries. Yung iba magaling mag-administration, yung iba magaling makipagbati sa mga mag-aaway, yung iba maawain, lalo na yung mga babae, yan, maawain sila. Yung iba, tulong ng tulong, kahit ubus na ang pera, ubus na ang lakas, ubus na ang energy, pero pag naubos na yung ating resources, dyan ko nakikita yung mga miracle ng Diyos. Pag naubos natin yung ating pera, yung time, yung energy, dyan ko nararamdaman ang tulong ng Diyos. Pag marami pang pera, hindi kailangan ng miracle. Kasi marami pa naman eh. Yun po ang aking experience, pero marami akong kwento, pero later. And yung gift of prophecy, yan. Ang sabi ni si yung maraming sinulat na prophet, yun yung major prophet. Si Isaiah, si Moses, yan. Pero sa Bible, may mga minor prophet. Yung kunti lang yung sinusulat. Pero sabi dun sa mga ibang writings sa Bible, sabi ni prophet ganto, hindi naman nakasulat sa Bible. Ibig sabihin may prophet na hindi kasama sa Bible. And sabi actually ni Joel 2:28, in the last days, the Spirit will be poured upon all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Sasabihin nila, Jesus Christ is coming soon. Prophecy yan. Therefore, they are prophesying. Sabi sa Acts 2, this is what Joel said in the last days, your sons and daughters shall prophesy. So simula pala nun, last days na pala yun, sabi niyong taga-BRI sa akin. Ayan po. And sabi rin po sa 1 Corinthians 14, covet to prophesy. Ibig sabihin, gustuhin daw natin mangaral. Gustuhin natin mag-prophecy seminar. Ayan, mga gift ng prophecy. Pero yung si Ellen White, napakarami talaga niyang sinulat. Ang dami-dami. Actually, sinukat ko, sir, mas marami pa sa Bible. Ang sinulat ni Ellen White. Kasi yung Bible, pag pinakinggan ko yung MP3, 89 hours lang yung MP3 ng King James. 89 hours. Yung lahat ng writings ni Ellen G. White, 190 hours. Parang doble kahaba ng Bible. Hindi lang pala lahat ng writings. Testimony 1 to 9 lang. So, kung sinong may gift of prophecy na church sa huling panahon, yun yung totoong church. Sino yung may, yung ibang denomination, meron din daw silang spirit of prophecy, pero isang book lang. Oh, tayo ang dami. Hindi nga natin mabasa lahat. Di ba? So, paramihan niya ng gift. And, nandyan yung law of God. Binabasa ko po kanina sa Exodus 20. Nandyan, thou shalt not steal. Thou shalt not kill, thou shalt not mention. May mga nagsasabi ng mga bad words. Yung mga words minsan pag sinasabi ng masamang paraan, nagiging bad words, no? Ayaw ko banggitin siyempre dito. May mga vegetarian na swear words. Minsan naririnig ko, parang masama na rin ibig sabihin nun, kahit hindi naman masama dati. Imbis na ginagamit nila, imbis na gantong word, ginagamit nila ganto. Pero yung pagkasabi nila, parang ganun na rin. Parang kasama na yun. So, tinignan ko nga sa Google, anong ibig sabihin ng ganto? Ah, yun nga pala. Ito isang word para dun sa masamang word. So, sabi sa Bible, sabi sa Ten Commandments, Jesus said, it is written, thou shalt not commit adultery, but I say unto you, whoever looks on a woman with lust commits adultery with her in their heart. Sinong may adultery? Yung lalaki, yung babae? Yung tumingin o yung tinignan? Pwede bang mag-adultery mag-isa? With her nga. Sabi, ibig sabihin, kasama yung tinignan. Kaya magtaklog kayo ng kumot. Sino ba yung sa Genesis? Si Asara, yung asawa kasi ni maganda. Ayaw yung sabihin asawa niya. Kinuha tuloy ni Pero. Sabi tuloy ni Pero, takloban nyo nga yung mga, okay. Kaya yung mga Muslim ngayon nakataklob. Pero hindi naman tayo magtaklob ng ganun.
Ayan po. Sabi ni Jesus Christ, it is yung kanina yung tungkol sa bad words. Law of God. Ayan po. Sabi ko naman, it is written, thou shalt not steal. But I say unto you, yung mga pirated nyo na movie dyan, pirated na MP3, pirated na mga PDF ng mga book ng iba, walang ibang magsasabi niyan sa inyo. Pero nasa batas yan ng ating, Ellen G. White respects copyright law. Kung hindi natin nirespeto ang copyright law, ipaserox na lang natin yung Bible story. Pero nahihiya tayo sa mga LE. Kasi binibenta nila yun ng 3,000 yung soft cap. Tsaka, di ba? Pero dahil kilala natin yung mga LA kaibigan natin, nahiya tayo ipaserox yung Health and Home, yung kasi kaibigan natin. So, sabi ni Ellen White, may mga ibang member ng church, sabi nila, lahat dapat ng sinulat ni Ellen White sa church na yan, kasi swilduhan naman siya. Sabi ni Ellen White, that's not God's will. Kung gusto ko magsipag in my free time, diretso ko yan na stewardship sa Diyos. Kaya, yung mga nagsusulat daw para sa mga publications sa PPH, kailangan binibigyan niya ng royalty ng church. Pero sabi ni Ellen White, hindi dapat exorbitant yung price. Okay, finished. Copyright ha, huwag kayong mag... Anyway, may mga free na ngayon. Okay, sige. And yung favorite natin, ang Sabbath. Alam niyo po ba, merong tatlong mga bagay nakita ko sa writings ni Ellen G. White na sabi niya, hindi pwedeng kontrahin ng kahit sino. Una, yung sanctuary message. Kahit may PhD kayong lima, hindi niyo pwedeng kontrahin yung sanctuary message. Actually, may nagkukontra dyan. Sabi nila, baka naman may ibang interpretation. Hindi naman kinontra na sabi, mali yan. Sabi nila, baka may ibang. Yung mga question na insinuation na ganun, tinatanggal ng church sa pagkapastor. Member pa rin sila, pero hindi na sila pwede magturo kahit sa Sabbath school. Kahit na ang dami nilang PhD sa theology. Pangalawa, yung sanctuary message, hindi pwedeng tanggalin, hindi pwedeng kontrahin. Yung health message, yung mga hindi vegetarian na nagpipreach against vegetarianism, wala silang experience. Hindi niya pwedeng sabihin na ganyan. Sabi ni Ellen White, kayong mga walang experience, tumahimik na lang kayo. Huwag niyong kukontrahin, kasi doon kayo makitagpuan sa emergency room. Minsan marami akong kadibate sa Facebook tungkol sa vegetarianism. Doon nga kayo makipagdebate sa BP ninyo. Sa blood pressure, doon kayo makipagdebate sa ospital. Huwag sa akin. It is a great advantage. The health message is a great advantage. And number three, yung Sabbath. Kahit pa 5 times ako gagaling ng kahit sinong layman, at saka may PhD akong marami sa theology, hindi ko pwede kontrahin yung Sabbath. Okay, yan po ang pinakamahalagang actually. And meron po at akong gustong special na focus sa Sabbath kasi yan ang pinakamalaking pagsubok sa huling panahon. Maliban sa pagkain. Pagkain na naman. Malapit na tayo magalit sa pagkain. Yung pagkain daw ang isa sa mga pinakamahirap ma-overcome. Yung Sabbath ang isa sa pinakamahirap na pagsubok sa huling panahon. Pag kinumbine yan, ganito. May sasabihin akong napakahirap. At sigurado hindi nyo na ako i-attend. I-invite dito. Pero sasabihin ko na po. Nasaan ba yun? Okay. Nasaan na yun? Anong gusto nyo? Yung mahirap o yung example? Hindi, anong pong unahin nyo? Unahin ko. Yung theology galing sa Bible, SOP, and Adventist.org official statements, o yung example? Alin po? Theology muna. Wow, matindi itong church na to. Usually, yung example gusto nila kasi masakit. Sige, sabi nila, theology muna. Huwag muna example. Nasaan yung theology natin? How to cooking on the Sabbath. Official writings. Anong nakasulat sa Exodus 16:27? Tomorrow is the rest of the Holy Sabbath unto the Lord. Bake. Alam niyo yung bake sa Tagalog? Bake. Bake yun, bake. Sieve. Yung sieve, yun yung pakuluan. Sabi naman ng iba, ipa-fry ko na lang. Ang gagaling ng mga Adventist. Kasi yung bake lang at yung boil lang nandiyan. So mag-fry na lang daw nila. Sabi ko, ang gagaling nyo naman. And yung remainder, yung leftover pala kinakain natin pag Sabado. Pero kaninong utos yan? Kay Moses o kay sa Diyos? So basahin natin yung context. Yung ibang tao, hindi nila na-gets. At pumunta pa rin sila sa cafeteria. Pumunta sila sa cafeteria sa wilderness. Kayo naman eh.
lumabas sila dun sa kanilang bahay at tumanap sila ng mana. Ah, by the way, advertisement muna. Pag tinype nyo sa YouTube, Mana SID Angola, malalaman nyo na kahit ngayon, may mana sa paligid ng Seventh-day Adventist Mission Station sa Angola. Ngayon! At ang nakakatuwa dun, ang nagre-report ay yung SID. Di ba po tayo dito SSD? Meron tayong Hope Channel SSD. Meron din SID, South Indian Division yata, ewan ko. Yung taga-SID na Hope Channel, pumunta dun, namumulot sila ng mana, tinitikman nila, sabi nila, ang tamis parang wafer, na parang cake, na ganito. Tapos tinignan ko sa Bible, matamis nga daw din daw pala. Tapos parang maliliit. Tinignan ko sa Bible, coriander seed. Parang coriander seed. Tapos meron silang document galing sa Signs of the Times. Noong 1940s pa pala yun nangyari. And hanggang ngayon, pag Seventh Day, hindi, may pagkain na kasi dun, kaya hindi na kailangan araw-araw. Pero Wednesday and Friday, may mana sa mission station natin sa Angola. And nung nag-gera, nasira yung mission station, nawala yung mana. Kasi noong unang panahon, gutom sila, wala yung mga lalaki, puro babae lang, nag-fasting and prayer na sila ng tatlong araw kasi walang pagkain. Yung mga bata naglaro sa labas. Tapos, may nakita silang dalawang tao. Sabi ni, yung mga puti dyan, pulutin nyo yun, tapos kainin nyo. Kinga nila, kinain nila. Tapos, bigyan nyo rin yung mga nanay nyo dun sa loob. Pumasok sila dun sa loob. Tapos, uy, ano yan? Itapon nyo yan, madumi yan. Hindi, nakain na namin. Oh! Saan sila nagsabi sa inyo? Yung lalaki dun sa labas. Hinahanap nila, wala. Nawala yung lalaking dalawa. Tapos yung sinubukan nila, masarap. So hanggang nung may pagkain na sila, Friday na lang at saka Wednesday, lumalakpak yung mana. Tapos nung nag-gera, nag-civil war, nag-iba yung kanyang mission station, nawala yung mana. Nung tumigil yung civil war, ni-rebuild nila yung mission station. Nung mag-inauguration sila sa Seventh-day Adventist Mission Station, dumami yung mana nung Friday. Napakarami hanggang dun sa burol. Namuti yung... So ibig sabihin yung Diyos ng Seventh-day Adventist Church, yun din yung Diyos ni Moses. At yung Sabat natin, yun din yung Sabat nila. At yung bawal sa kanila, bawal din sa atin. Ayan po ang nakasulat. Hindi na gets nung iba, so lumabas. Sabi ng Diyos kay Moses, how long will you refuse to keep my commands and instruction? Hindi pala ito kay Moses. Si Moses ang pinapagalitan sa utos ng Diyos. Si Moses pinagalitan dahil yung mga tao ni Moses hindi sumunod. Ano po nakasulat sa SOP? Oh, by the way, meron nakalagay po dito nakakalitong verse sa Exodus 12:16. Ang nakasulat po dito, ito yung pinaka nakakalito po. Minsan kasi nababanggit ito ng iba, pero hindi tama yung context. Exodus 12:16. Ang sabi po dito, ito yung mukhang pwede. Ang sabi po kasi dito, on the first day and on the seventh day, my holy convocation, walang pwede mag-work except that which ye must eat. Aha! Sabi na, pwede palang magluto. Kasi sabi dito sa 12:16. Pero bakit sa first day at seventh day, bawal? Hindi lang seventh day. Kasi itong 7 days na ito, feast ng unleavened bread ito, na nangyayari sa 14th day ng Jewish calendar. Ang Jewish calendar naman, hindi naman yan eksakto Sabado lagi. Kasi sabi sa Wikipedia, ang Jewish calendar pwede magsimula ng 4 weekdays. So ibig sabihin, hindi yan necessarily Sabbath. Ibang usapan ang Exodus 12, it is about the feasts. Ayan po. So hindi po, kasi hindi pwede magkontra yung Bible against Bible. Di ba? So hindi natin pwede gamitin yung verse na yan. So ni-research ko po actually talaga. And nakita ko sa writings ni Ellen White, ito, nakakatakot. Those who neglect to prepare. Ang technique for observance is preparation. Pag hindi tayo nakaprepare, yun na, magutom. Those who neglect to prepare, by the way, pag hindi natin alam, God winks on our... Oh, kasi hindi natin alam. Ngayon, alam. Those who cook food on the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Nako. Pero... And wait lang muna, huwag kayong kabahan. Alam ko, na-stress kayo. Kasi hindi nyo alam kung paano hindi mapapanis yung pagkain. Kaya nga tinatanong ko kayo kung anong gusto nyo unahin yung example o yung theology. Pero dahil kayo ay matitinding mga tao, inuna nyo yung theology. Amaya po, pag nakita natin lahat, sandali lang. Kasi sabi ng taga-BRI sa akin, kung gusto mong malaman, kailangan mo basahin lahat. Hindi ka po pwede kumuha ng theology sa isang verse, sa dalawang verse, sa isang book. Basahin mo yung buong Bible. Ganyan din ang approach natin kay Ellen White. Basahin mo lahat. Pag nakita mo lahat, kung anong conclusion mo, yun. Tapos tanong mo rin sa iba kasi hindi pwedeng private interpretation. No, prophecy came by private interpretation.
kailangan hindi lang ikaw nung ala, ako lang nakakalam yan. Kasi the Holy Spirit is not, ano, hindi lang akin, hindi lang sa inyo. Sa church yan eh. Okay, anong nakasulat sa SOP? Ganun din. On the Friday, preparation be completed. Yan, or cooking of food. Paano naman to? Sabi daw, pwede naman daw ipainit. Ayun o. Oh. In cold weather, the food prepared before the should be heated. Actually, pag tinignan natin yan, prepared the day before. Ayun, the day before, nakasulat pa lang. So, bakit pwede magpainit? Kasi malamig. Bakit malamig? Kasi niluto nung Friday. Minsan naririnig natin sa iba, alam ko po, ako'y lumaki sa Adventist Church. Alam ko lahat ng excuse. Kasi sa church, sa school ako lumaki. School ako pinanganak. Hanggang ngayon, nasa school pa rin ako. Alam ko lahat ng excuse natin. Pero tinignan ko yung official na writings, wala akong makitang excuse. Kung ano sasabihin ko, yung excuse o yung nakasulat? Yung nakasulat, I want to be faithful, bahala kayo sa buhay niyo. But I want to tell what is officially written. Hindi yung naririnig natin na excuse, na hindi naman official. Ang nagmamangha ako, hindi pinapayagan ng Diyos na maisulat yung mga excuse at mapagbotohan yung mga excuse. Naririnig lang natin kung kani-kanino. So ito yung nakasulat. Ayan. Ayan, nawala na tuloy. Ano po yung nakasulat naman sa... So, in cold weather, pwedeng ipainit. Anong difference ng painit tsaka luto? Yung rice cooker, meron yung cook tsaka warm. Huwag nyo na pindutin yung cook. Yung microwave, minsan pag Sabado, ayoko pindutin yung cook. Yung defrost na lang pinipindut ko. Ganun lang naman. Ang simple-simple lang. Alam nyo, ang great controversy, kung sinong masunod, yung idea ko ba o idea ng Diyos? Eh, simple-simple naman sabi ng Diyos, wag. Di wag. Eh, ano ngayon? Di ba po? Ganun lang naman. Simple. Simple ang utos ng Diyos. Okay, official. Adventist.org. Information, official statements, documents, Sabbath observance. The buying, dito sa city, maraming gumagawa niyan, lalo na sa US. Pinupost pa nila sa Facebook, nasa restaurant sila ng ano, Sabado. Di sinisend ko to sa kanila, hindi na nagulit na gano'n. So, sulat-sulat, hindi kailangan lahat sa sermon. Si Ellen White, karamihan ng kanyang reproof, sulat. So, okay lang sumulat. Hindi, mayroon, may nagsasabi, harapin mo daw. Si Ellen White, ang dami niyang hindi hinarap, sinusulatan niya lang lahat. Di ba? Hindi mo naman maharap lahat ng tao. Sulatan, i-private message mo na lang. Oh, private naman eh. Kaya sa writings Ellen G. White, tinatanggal yung pangalan. Brother M, Brother G. Tinatanggal nila kasi yung mga kamag-anak noon nagagalit. So yan po ang nakasulat. Buying and preparation and ironing of clothes will be completed before sundown. Paano yung pagligo? Sabi ni Ellen White, maligo kayo before mag-sunset? Hindi, maligo before sunset. Pero si Ellen White, naligo before ng sermon, after ng sermon niya ng Sabado. So okay lang ako maligo. And hindi naman yung pinagbawal sa Bible. Actually, si Jesus Christ nagpagaling in the Sabbath. Sabi niya, nilagyan niya ng putik at saka dura yung mata. Sabi niya, wash dun sa pool of Siloam. Anong ginawa nun ng Sabado? Nag-wash. Tapos munta siya sa temple kasi pagka-wash niya, nakakita na siya. Sabi ng Pharisees, sino nagpagaling sa'yo? Hindi ko alam. Basta sabi niya, mag-wash daw ako. Sumimba na ako. Oh. And it was done on the Sabbath. Reference, John 9, yung buong chapter. Oh, pwedeng mag-wash ng sarili. Pero yung wash ng damit, pwede naman ipagpabukas. Yung mga tinatamad maglaba, magtamarin na kayo pag Sabat. Bakit pa kayo Sabat ang sinisipag? Pwede naman Linggo na lang kayo sipagin. Okay. So, pati yung ibang church, magaling din sila mag-avoid ng washing ng dishes. Hindi yun pinagbabawal sa Bible, pero sabi ni Ellen White, you should avoid washing of dishes. Kaya yung ibang church na puntaan ko, nakalagay, wash your own dish. Sabi ko, ano ibig sabihin? At least hindi dishes. Dish lang. Maraming paraan. Pero yung ibang church, gumagamit naman sila ng, ano na nga yung dahon ng saging, ng yung parang paper na, basta maraming paraan. Pero wala naman yun sa Bible, nasa SOP lang yun. Pero yung pagluto, nandun talaga sa Bible eh. Nandun sa SOP, nandun pa sa pinagbutuhan na statements ng church. So kahit na gano'n ako galing, gano'n ako karaming PhD, gano'n ako karaming napabinyagan ko as layman, as pastor, hindi ko makukontra yun. Di ba po? Kahit pagbutuhan nyo pa,
Hindi nyo kayang pabaliktarin yan. Napagbutuhan na nila sa GC. Nasa Bible, nasa SOP. At yung mga bagay-bagay, mga kapatid, actually may mga writers din na nagsusulat niyan sa Signs of the Time, sa Adventist Review, parang ini-insinuate nila, anong kakainin natin pag Sabado ng gabi? Parang sinasabi nila, magluto kayo ng Sabado ng hapon. Sabi ni Ellen White, dun sa mga nagkabasa ng article na ang title ay What Shall We Eat on Saturday Night, ito ang basahin nyo. Ibig sabihin may sumusulat niya noon na mali, na kumukontra rin. Sabi ni Ellen White, ito basahin nyo. Ito yung totoo. Sabi ni Ellen White, yung mga sinasabi ng Diyos na Thus saith the Lord, lalo na yung mga bagay na ang kaparusahan ay kamatayan, seryoso yan. Kaya di ba yung namumulot ng sticks po? Anong sabi ni Moses? Hindi ko alam gagawin dyan. Panalangin natin. Pinalangin nila, sabi ng Diyos, patuhin. Binato nila. Ganun kaseryoso ang Sabbath. So, kung ganun kaseryoso ang Sabbath, hindi yan mababago. Pag nabago siguro yung nasa Bible, pwede na natin gawin. Okay. Kailan kaya magbago yun? So, diyan, same document nasa BRI, same document nasa archives ng GC, and yung yellow na book na Fundamental Beliefs 27, ang nakalagay doon, the family's meal should be prepare food so that the sacred hours can be, so they can rest. Ano pong sabi dito sa Adventist Mission, August 1, 2017, sabi nung kanyang asawa na lalaki na hindi Adventist, ayaw kong maging sabadista kasi ayaw kong kumain ng bahaw. Sabi ko, paano nalaman nitong non-Adventist na bahaw ang kinakain ng mga Adventist? Sa ibang country. Ibig sabihin yung ibang country, alam nila na hindi talaga pwede magluto. Ba't kakakain ng bahaw? Kaya nga ayaw magpabinyag yung asawa, bahaw daw yung kinakain ng asawa niya. Pero, na ano siya ng Holy Spirit, nagpabinyag na ngayon. Yung bahaw na kinakain niya ngayon. Okay. Recent yan mga kapatid, August 1, 2017. Pwede ko i-click kung may internet ako, kaya lang wala dyan. Ano naman pong sinasabi sa Tagalog? Minsan sumimba ako sa book na doon, sumimba ako doon sa may Cavite. Pagpasok ko sa church, may nagle-lecture sa Sabbath school na babae. Nakikinig ako, sabi niya, paano yung Sabbath observance? Binasa niya, ang sabi po dito, dapat tingnan ng ina na ang mga pagkain ay handa na. Tagalog yan. Ano sabi ko, anong book po yan? Sabi nila, itong book na 1968, nung NPUM pa. Tingnan ko yung book, Paghubog sa Likas ng Mga Bata. Tingnan ko yung table of contents. Ayan. Tingnan ko yung resibo kung magkano binayaran nila sa NPUM. Sa pinagmamalaki kasi nila, ito yun, 1978 pa yan binili. Malapit na mapunit yung book. At least nakakita ako na, kala ko kasi mga kapatid, nakalimutan ng mga missionary na ituro sa mga Pilipino. Kasi walang nakakaalam halos dito sa Pilipinas. Yung mga offshoot lang. Bakit tayo hindi natin alam? Sabi ko siguro nakalimutan ng mga missionary. Pero nakita ko sa writings na Tagalog, nakandun naman pala. Tapos yung mga lolo-lolo namin, sabi ng auntie ko, yung lolo mo ganyan na pinapago. Sabi ko, hindi mo pala nalimutan. Hindi mo pala nalimutan ng missionary. Nakalimutan lang natin. Kaya nakasulat sa Fourth Commandment, Remember! Alam ng Diyos para sa Pilipino yung mga yun. Remember the Sabbath day. Ano pong nakasulat? Minsan naman napunta ako dun sa Buena Vista. Namimigay sila ng Bible sa mga bagong binyag. Inopen-open ko. Tinitingnan ko yung question and answer sa likod. May nakita ako mga kapatid. Anong tagubilin na ibigay ng Diyos sa kanyang mga pagkain sa bago dumating ang Sabbath? Ito kasulat dun. Kanyang sinabi sa inyo, ito ang Panginoon, bukas ay taimtim na pagpapahinga, banal na Sabat ng Panginoon. Lutuin ninyo ang inyong lulutuin, pakuluan ang inyong papakuluan, lahat ng labis ay itago ninyo, inyong ititira hanggang sa kinabukasan. Exodus 16:23. Anong klaseng Bible yan? Tang-tarang-tang. CLC Bible. Nandun pala, sa pinapamigay natin sa mga bagong banyag, nandun nakasulat sa likod. Dipinikturan ko po ng aking malabong cellphone. Ayan, kaya malabo rin yung ano. Tingnan nyo na lang. So, ano po ang mga paraan? Paano hindi mapapanis ang pagkain? Nangulekta ako ng mga tips. Kasi alam nyo mga kapatid, madaling mag-rebuke. Pero pag wala kang solusyon, balik-balik sila dun. Pero ang hindi ako naghanap ng solusyon, ang solusyon yung nagpakita sa akin. Palagay ko, binabalik ng Diyos ang katotohanan sa Adventist Church. Hindi ko naman ito ni-research. At saka hindi lang kung sino-sinong offshoot ang nagsabi sa akin.
yung mga officers ng church. Ito, example, Home Club University, sabi nung naka-attend ako, accidentally naka-attend ako ng 2004 IAS International International Student Conference, Student Services Conference, sabi ng VP ng AUP, Win, sama ka! Kasi, wala lang, sama ka lang. Sama naman ako. Yung pala, hindi naman ako actually under nung department na yun. Sumakay lang ako sa sasakyan. Pagdating ko dun, sabi nung pastor na may theology doctorate sa IAS, sabi niya, in our university, we cook our bayan before the Sabbath. Sabi ko, alam pala sa Indonesia. Sabi naman nung African na missionary, what's the problem with you Asians? Why don't you cook your rice even before the Sabbath? Sabi ko, alam din yung taga-Africa. Hindi lang ako nakakalam. Praise the Lord. Kasi sabi, no prophecy is private interpretation. Hindi lang ako nakakalam. Yung UNCLAB president, yung missionary sa Africa, alam nila. So sabi naman, on 2004 din, nagkataon din umattend ako nitong IAS Asian Theological Forum, ang speaker ay si Pastor SSD Ministerial Secretary. Sabi niya, on the Sabbath, the preparation should be done before, the food preparation. Actually, he was just quoting the official statement which we... Tapos, pagpunta ko sa AUP, kinalabit ako ng aking teacher, yung asawa ng Vice President ng AUP. Sabi niya, Win, alam mo ba, si Mama Abla, nung pag-retire niya sa Nagaview, nag-missionary siya sa isang island, nakalimutan ko ang island, tapos siya yung matron ng cafeteria, nakaka-avoid sila magluto ng Sabado. Sabi ko, paano ginagawa, ma'am? Walang kuryente yun. Sabi niya, paano, ma'am? Nilalagay sa ilalim ng lupa. Ah, mag-ukay na kayo. Alam niyo mga kapatid, may kasabihan sa Tagalog, pag gusto, maraming, pag ayaw, maraming, ayan, ito yung mga paraan. Para yung mga gusto makasunod, yung ayaw, basta sinabi ko na, hanggang dun lang yung ating responsibility. Mag-encourage, magpahiram ng rice cooker, magpahiram ng ref. Marami akong pinapahiram para na makaiwas. Okay. Kasi napakahalaga niyan. Sabat yan eh. Yan yung pinakamalaking pagsubok. Seal of God. Dapat malinaw yung seal ng Diyos. Ito, lagi kong kadibate sa Facebook. Pero nung tungkol na sa Sabat, sabi niya yung aking lolo. Nagagawa rin yan, si Bender, sa Dul. Sabi ko, itong mga kaaway ko pala sa Facebook, minsan kakampi mo rin pag nasa church na. Oh. Sabi naman nung aking nanay, yung aking nanay, hindi ko sinasabihan kasi sabi sa Bible, rebuke not an elder. Oh, yung matatanda, wag niyo mapagalitan. So, nire-record ko yung aking sermon. Nanonood sila sa akin sa pag-post ko sa Facebook. Nung napapanood nila, siyempre, nakakonsyensya sila ng Holy Spirit. So, hindi na rin sila nagluluto. Most of the time. Minsan kasi, nalilate. Si Ellen White minsan, gusto si Ellen White po, gusto niyang makarating sa destination niya before ng Sabbath. Mabagal yung sasakyan. Sabi ni Ellen White, we almost arrived before the Sabbath. Almost daw. Ibig sabihin, dumating sila, lubog na araw. Sabi naman ng mga taga-CAF, kaya namin gawin yan kung maraka yung aming ref. Malapit na sana ako magpahiram ng ref na malaki. Kasi nag-aral ako ng refrigeration and air conditioning. Pero in-interview ko yung taga-Indonesia, sir, do you use ref in your cafeteria? Sabi, no. How do you make it it doesn't expire, it doesn't spoil? We have a Sabbath menu. Oh, what is the Sabbath menu? The menu that doesn't spoil immediately. Fried things. Yung manghang. Sabi ko, meron pala, pwede palang mamili ng mga bagay. Sa India, memorize nila ito, sir, kasi pag malaki yung India, pag mag-travel sila galing kabila ang kabila, train. Ilang araw yan nakasakay sa train. Alam mo, magluto sila sa loob ng train. So, marunong sila mag-preserve ng pagkain ng ilang araw. Kaya hindi problema ito sa mga Adventist sa India. Maliban kung matigas talaga ulo. Sabi naman sa Light Missionary, sabi ni Joe Jacob Bayona, kinakain nila bread, fruits, granolas, yan ang kinakain. Sabi naman ni Kuya Jun, kaya yan nung sa probinsya namin, gumagamit lang ng dayami. Sabi naman ito mga Hudyo, gumagamit ng rice, slow cooker. Ewan ko ano itong slow cooker. Sabi naman ito, Dandison, nakita lang kasi mga post ko sa Facebook, ginagawa nila yung sa family nila and hindi sila nililate sa church. Pag hindi kayo nagluto ng Sabado, alas 8 na ang simba nyo. Kasi hindi na kayo mag-away, hindi na kayo maghugas, hindi na kayo mag... Sabi naman ni Jerry Tulod, Gonzales Tulod, wag na lang kumain. Matipid! Sinubukan ko po ito kasi nakita kayo, mahilig ako mag-drive.
nag-church planting kami dyan sa Binyan, pinagdadrive ko yung mga estudyante ng AUP, tsaka yung mga taga dyan sa Binyan. Sabi ko, ba't di kayo kumakain? Sabi na, sir, fasting namin ngayong araw. Oh! Eh, ako mahilig ako mag-experiment. Sabi ko, gusto kong kayahin. Subukan ko rin. Sila, nag-backslide sila sa fasting nila. Kasi nagagalit yung mga naghanda ng pagkain pag sila hindi kumain. Ako, wala akong pakialam. Kahit ano sabi, nagtatago lang ako sa sasakyan. In-experiment ko lang, mga kapatid. Hindi kumakain ng simula Sabado ng umaga hanggang tanghali. Paggabi, kumakain ako napakarami. In-experiment ko kasi masakit sa ulo. Lalo pag tanghali, matutulog ka na lang. Pero experiment, di naman ako namatay. So, isang semester akong hindi kumakain ng Sabado umaga tsaka tanghali. Pero dapat gagawa ka ng missionary work, hindi lang yung ilang oras na ba ako hindi kumain. Mga ganun ba? Dapat gagawa kayo ng missionary work. Kasi yun ang problema ng Pharisees. Mag-Bible study sila, mag-prayer, mag-fasting, walang missionary work. Nung nag-missionary si Jesus, nainggit sila. Oh, pinersikit nila. So dapat balance ang ating Christian life. Bible study, prayer, missionary work, at saka fasting. Lahat ng may kinalaman sa kaligtasan ng napakaraming tao, marunong mag-fasting. Si Moses, si Elijah, si Jesus Christ, yan. Pero sabi ni Ellen White, huwag kayo mag-fasting ng 40 days, ha? Sabi ni Ellen White, hindi tayo tinatawagan mag-fasting ng 40 days na tuloy-tuloy. Ayan, so hindi ako nag-fasting ng 40 days. Pero anong nangyari after one year or one semester na hindi ako makain ng Sabado? Siyempre, nagutom ako. Pero, mga kapatid, sinasabi ko inyo as a testimony, hindi ko ma-explain, pero after that, naka-crusade ako ng tatlo. Hindi naman ako theology. Ano lang, computer, teacher lang ako. Tapos, kahit saan ako pumunta, speaker, napapagod lang ako sa akin yung mga sermon. Kasi paulit-ulit lang. Sabi ko, hindi ba ito nanood ng YouTube ko? Bakit? Yan din naman, itong sermon na ito, 50 beses ko na ata ito na-upload. Buti na lang, hindi nanonood si, Sir Juanito. Hindi daw niya alam kung ano si sermon ko. Sabi ko, hindi ito nanonood ng channel ko. Kasi ito lagi yung upload ko, halos every Sabbath. Same. Pero, katotohanan naman ito. So, naka-church planting, nakatulong kami ng church planting na dalawa. Pinapangarap ko yun kasi si Pastor Gulpan, sabi niya, bago ko siya mag-graduate sa MBC, naka-church planting daw siya ng apat. Tumutulong ako sa Voice of Youth. Pero gusto ko church planting. Sinagot ng Diyos yung panalangin ko, nakadalawa kaming church planting, sir. Tapos, yung mga schedule ng klase ko at saka mga week of prayers, ang dami nangyari, yung mga ministering tinutulungan ko, nagsilaguan. Pareho lang naman yung sarili ko, pero yung fasting pala, may nilalagay kayo ng Diyos sa lugar at saka sa panahon na kung saan marami kayong matutulungan sa kaligtasan. Kung hindi ko alam ma-explain, subukan nyo na lang. Okay. Hindi pa kayo magluto ng Sabado. Okay. Actually, yun ang purpose. Aksidente lang nangyari. Alam nyo, hindi talaga natin alam kung anong nangyari sa ating buhay. Ang Diyos lang makaalam kasi tayo, we are like sheep who are gone astray. Sabi naman ng Ryan James Jimenez, they ate fruits and vegetables. Sabi naman ni Mike Jeven Rivera, huwag daw lagyan ng sabaw. Kasi madali daw mapanis ang sabaw. Totoo pa ba yun? Palay leaves. And may special kaldero sila pang Sabbath. Sabi ko, ano yun? Yung kalderong hindi pa napanisan, yun yung hindi pa mapapanisan madali. Ah, oo nga naman. Sabi naman ni Joy Oyasan, kung may ref na malaki, madali lang yun. Sabi naman, ayan, gumagamit, wax paper pala yung ginagamit sa ibang church. Tapos sabi naman ni Chari Aros, sa church namin, kayang-kaya niyo yung tatay ko, 20% ng church ay gumagawa niyan. Sabi naman itong coworker ko sa AUP, kamuti na lang, lulutuin ko. Nalagay ko sa ref. Sabi ko, ma'am, bawal din, hindi doon maganda kumain ng malamig. Sabi ko, iiwan ko sa sakyan. Marami talagang paraan ang mga anak ng Diyos. Pagtanghali daw, hindi na daw yun malamig. Sabi ng sekretary ng presidente sa AUP. Okay. Sabi naman ni... hindi ko lang alam kung totoo yung kung joke lang. Sabi naman ni Elmond Mondigo, dun daw sa Cebu, yung caterer na Adventist, ayaw talaga magluto ng Sabado. So hinanda na nila noong Friday lahat yung packed food. Bahala na daw kung kulangin. Nanalangin sila and hindi nagkulang. Mas dumami pa. Sabi ng mga taong nanggaling yun. Pati yung mga speaker na hinatid ko sa airport na galing dun, nagkwento rin na ganun, pero wala ako dun. Sabi ni Michael Caroro, yung businessman daw na mayaman, hindi rin nagluluto at hindi rin nagliligo. Ah, siguro, marami siyang perfume or naka-aircon siya. Okay. Pero nakita natin sa John 9, di ba?
si ano yung pinagaling. Pero kung hindi naman kailangan, di, may mga tao kasi kahit ilang araw maligo, okay pa rin sila. Yung biological, yung balance ng good bacteria at saka balance pa rin ba? Ngayon kasi, dalawang beses tayo maligo eh. Yung panahon ni Moses, kung kailan lang magbigay ng Ten Commandments, maligo kayo lahat! Di ba sabi ni Moses, Friday, maligo kayo lahat. Ibig sabihin, hindi sila naliligo araw-araw. Kasi siguro hindi pa noon madumi yung mundo. Sabi naman, ito yung sa taga-Indonesia, naka-table ko sila, sabi nila, we have, itong mambu. They cook, they have a Sabbath menu. Sabi naman ni Gandhi from Sri Lanka, alam namin yun sa Sri Lanka, sabi ko, alam naman yung Sri Lanka. Sabi na taga-Angola, sa Angola, pag magluto kayo ng Sabado, magtago kayo. Kasi alam ng lahat ng Adventist. By the way, yung Amana, sa Angola rin yun. Sabi ng lahat ng, alam ng lahat ng Adventist na bawal. Kaya nagtatago sila pag kailangan magluto. Kasi guilty sila. Sabi naman ng ating auntie, yung grandfather mo, layman ito ng NPS, yung grandfather ko, yan ang pinapatupad niya. Sabi ko, alam naman pala natin dati. Sabi naman itong taga Iloilo, beans, ayan, hindi daw nag-i-spoil. Sabi naman ito ni nagtiteology sa AUP, hindi nyo na kailangan maging offshoot para masundan nyo yan. Kasi kinopya lang nila yon sa atin. Sabi ni Ma'am Christine, si Ma'am Jade Hintay daw, kaya niyang gawin yan kasi magaling siya mag-fasting. Ah. Sabi naman dun nag-sermon ako sa may Imperial, kaya daw nilang gawin yun mga kapatid, kahit sa church fellowship. Sabi ko, paano yun ma'am, ang daming pagkain. Basta yung malaking kawa. Basta yun yung ginagawa namin. At nagtataka ako mga kapatid, itong si Sister Tanya Zaitz from Ukraine. Sabi niya, I was shocked when I reached Philippines. All Adventists are cooking on the Sabbath. In Ukraine, before we were baptized, we were told not to do that. Sabi ko, how do you survive? Because you are working 6 days a week. I cook my Sabbath food on Thursday night. And then I put in the ref. And then on Sabbath, I just microwave. Ah, may paraan naman pala. Mas madali bang sumunod ngayon o mas mahirap? Kasi may ref ngayon. Sabi ni Ma'am Kina, yung grandfather daw nila. Sabi naman sa PYC, pinilit ko sila. Ayan, yung ibang food na panis kasi yung caterer hindi sanay. Huwag kayo, siyempre pag hindi ka sanay sa bahay mo, pag nag-ano ka for marami, hindi rin malaki yung chance na hindi ano. Sabi naman ito, kailangan ng ref, huwag daw lalagyan ng milk or tomato. Mas madali bang panis pag may kamatis? Oo, alam niyo yan. Pumunta naman ako sa SM, marami palang canned vegetable doon. Ilang buwan yun, hindi napapanis. Kinakain ko, yun pala yung iba doon, hindi luto. Okay, anyway. Sabi naman sa prayer and fasting ministry namin ni Pastor Paul, alam niyo po ba yung si Pastor Paul, pag nag-prayer and fasting ministry kami, lahat ng pagkain, Friday pa lang, kaya marami, meron kaming ref. Sabi ko kay Sister Tanya, pwede bang pa-picture nung school dyan sa inyo, Adventist School, kung paano ginagawa ng cafeteria natin dyan para magaya namin dito. Kasi mahirap magturo pag wala kang example. So pinicturean nila, mga tinapay pala ang binibigay sa cafeteria nila Friday afternoon. So hindi yan mapapanis kasi ilang araw ngayon nakasupot. Ayan. Ayan, oh, di ba mga commercial, kasi yung commercial, memorize nila kung paano mag-preserve ng food. So si Pastor Paul, ginalagay niya yung kanin niya ng kalamansi at saka ng oil. At saka ng, ano pa yun, yung ibang pangpanghang para hindi agad mapanis. And then, pumunta ako sa Candelaria. Ang nakakapagtakata mga kapatid, napakahirap nitong katotohanan na to. Alam niyo po kung bakit? Kasi yung Sabbath nga po yung pinakamalaking pagsubok. Yung pagkain ang pinakamahirap ma-overcome na isa. Pag ginugumbay niyo yung Sabbath at yung pagkain, Sabbath cooking. At kung may restaurant kayo, mas mahirap pa kasi may pera na. May Sabbath, may pagkain, pag may pera. Buti na lang, wala tayong mga restaurant, karamihan sa atin. Pero pag may Sabbath, mahirap talaga yan. Pag may pagkain pa, kumbay, napakahirap na yan. Kasi Sabbath cooking nga. Pero nagtataka ako mga kapatid, ang hirap-hirap nito i-preach. Pero pag nag-preach ako ng, I put my neck, parang ganun ba? May nagtitestimony lagi. Sabi, mayroon nakakalam yan, may nakakalam. So, na-encourage ako, hindi nililista ako dyan. Kaya 40 na yan. Kaya hindi akong naghalungkat yan. Yung mga member mismo ang nagsasabi. Ito naman yung matandang Eliseo Alamag. Sabi niya, wag niyo rin lagyan ng kamatis kasi ginagawa ko yan. Sa Ayas, ito yung
prayer and fasting namin ni Pastor Paul. 60 na tao, pinakain namin ng Friday lang na niluto. Sabi naman, wag niyong, okay, memorize naman natin yan. Actually, yung kanin, dapat hindi siya magtatagal ng below 60 degrees Celsius at saka beyond 10 degrees. Dapat naka-freeze kung gusto niyo maraming araw na, ano, wag niyong papatagalin yung kanin dyan sa harap. Dapat, kaya yung warm cook, yung rice cooker, nakakalibrate yung keep warm nun sa 60 degrees above pag nilagyan niya ang food thermometer. Okay, so pwedeng tumagal ang kanin 4 to 6 days kung nasa ref or kung naka-keep warm. Kung naka-keep warm naman, naubos yung tubig. Lagyan lang ng tubig. Nakita ko yung rice cooker na malaki sa baba kanina. May ganun din ako. Sinubukan kong magluto ng Friday, tapos dinagdagan ko ng tubig. Pagka umaga, ini-expect ko, masusunog yung ilalim. Sabi ko, bahala na masunog, basta hindi lang magluto. Naubos naman. Kinudkod pa naman si Janty lahat. Tapos yung kanin na yun, normally mabaho yun. Pero nung magdamag ko siyang na-keep warm, pagka umaga ang bango. Okay, so yung mga experience po na ganyan, nakakatulong sa atin sa mga gustong sumunod. Ito naman, si itong mga taga Dasmaji, ginagawa nila yan. Itong mga Thailand, itong Pastor Rolly Obedenso, nakita niyo yung mga post ko, sabi nila, tinuro namin yan dito sa ano, Women's Ministry sa Thailand. So, na-bless kami. Tapos, ayan, yung mga testimony niya sa Thailand. So, sabi nitong Cecilia, ginagawa na rin nila yan kasi nabasa nila sa Bible and si SOP. Sabi naman ni Ruben Gregorio, tinuturo daw nila, nagagawa nila yan. Paper plate naman gamit nila. Ito yung retreat namin nila, Pastor Paul, naka-ref. Yan, naka-ref at saka naka-pack na lahat para ipapainit na lang ng Sabado. So, pwede naman yung i-keep warm basta higher than 60 degrees. On, may mga pang-keep warm na ganyan. And yung ibang caterer, nilalagay nila sa ganto. Kaya lang, mahal nitong lalagyan na to. Mahal. Kasi pag nilagay nyo yung temperature, ganun lang talaga yung temperature. At saka hindi tatakas yung tubig kasi air-sealed siya. Ang mahal lang ng lalagyan. So, calamansi rice naman, tinuturo ng mga taga-India kasi yung citric acid daw nakaka-prolong ng shelf life ng pagkain. Sabi naman ni Neil Martino sa Buena Vista, kung gumamit kayo ng stainless rice cooker, mas maganda daw. Okay. So yan po yung mga nakolekto kong mga example para makasunod tayo sa nakasulat sa Bible, sa SOP, and sa... Ayan, tapos ko na yung pinakamahirap. And stewardship, inuubos natin ang ating pera at saka influence at saka time dahil para saan pa nga naman yan? Pag dumating ang Diyos, aanhin natin yung mga yan. So, tithes and offerings and Christian behavior, ito po. Our entertainment, ito na lang po yung mga nakakalimutan, ang i-emphasize ko. Our music, our amusement and entertainment should meet the highest standard of Christian taste and beauty. Mabilis na question, ang boxing po ba at wrestling ay kasama sa highest standard of Christian taste and beauty? Hindi. Ano yung nasa Bible na highest standard of Christian taste and beauty? Nasa Philippians 4:8. Whatsoever is true, oh, therefore lahat yung fiction na mga pocketbook, wala na yon. Whatsoever is honest, lahat yung agawan ng asawa, agawan ng kotse, agawan ng pera, agawan ng lupa, yung mga pinapanood, wala na yon. Whatsoever is just, yung mga dayaan. Whatsoever is pure, oh, lahat yung maikli ang damit. Paano yung mga talk, mga show sa tanghali na mga bar? Anong tawag dun? Yung maikli ang damit ng mga show sa tanghali. Yung mga ganun, pure ba yung kanilang pananamit? Huwag niyo yung panoorin kasi Hope Channel na lang at saka 3ABN. Oh, may kapalit. Kasi pag hindi natin pinaltan, binugaw natin yung evil spirit sa bahay. Pag nilinis natin yung bahay, wala natin nilagay sa loob. Babalik yun. 7 pa yung kasama. Kaya papaltan natin yung hindi maganda ng maganda. Nandyan ang 3ABN at saka Hope Channel. At saka yung channel ko sa YouTube. Okay, gawa rin kayo ng channel nyo. Dapat ang laman lang ay mga Philippians 4:8. Ayan po. So, ano yung tatlong klase ng diet? Merong abominable, merong acceptable, at merong best. Anong nakalagay sa fundamental belief? Most healthful. Oh, yung best na diet na pwede natin kainin. Ayan po. Kasi, pag kahit apple pa po yan, pag nalaglag yan sa lason, clean pa ba yan o unclean na? Unclean, madumi nga eh. Kaya nga unclean, madumi.
Kaya yung mga dyan sa Laguna Lake, sabi ng Inquirer 7, GMA Inquirer 7, sa article nila sa internet, the Laguna Lake is not safe for man and fish. Oh, bawal daw mag-swimming dun. Kasi lahat yung mga piggery dyan sa binyan, papunta pala doon. Doon. So, huwag kayo mag-swimming sa Laguna Lake. At saka yung fish, tatanungin nyo kung saan sila galing. Pagtanong nyo, fish, galing ka ba sa Laguna Lake? Pag hindi yan sasagot, guilty yan. Pero sabi naman po ng Forbes.com, the California tuna, kasi yung tuna na dun, malapit sa California, has the radioactive material like a banana. Sabi, bakit ganun? Eh, nandun yung California sa kabila ng mundo. Yung Japanese na nag-meltdown, nandito naman sa taas natin. Paano nalagyan ng Fukushima radiation yung California tuna? Sabi ni Ellen White, ang isda lumalangoy. Baka lumangoy siya papuntang Japan, yung tuna. Di ba yung tuna sa gitna ng dagat yan? Or yung ocean, umaagos yun. May ocean currents. So, umiikot yan. Kaya tatawin nyo rin yung tuna kung saan siya galing. Pag hindi rin sumagot, wag nyo nang pakialaman. Kasi sabi ni Ellen White 100 plus years ago, dadami yung pollution. Kaya yung mga brating mga clean, naturally, common sense, nagiging unclean. Kasi dumadami yung pollution. Actually, sa Leviticus 11, verse 25 to 35, may mga clean na mga bagay na pag nabuhusan ng water na may namatay na mga andyan, nagiging unclean yung lalagyan. Babasagin na daw, hindi na pwede hugasan. So, ang principle, yung clean, pag nadikitan ng unclean, nagiging unclean na rin. Pero may mga bagay na kahit halimbawa yung malaki yung lupa ay yung tubig, may patay doon na aso, ditong tubig dito, malinis pa rin. Kasi malaki daw yung tubig. O kaya pag umaagos yung tubig. So, ganun lang yun. Pero ang principle is, pwedeng maging clean. So kahit manok yan, kahit yan quail, yung Israelites sabi na, quail, malinis naman yun. Dahil sa tagas ng ulo, di sila nakarating sa Promised Land. So kahit yan manok, pag yung manok naman ay hindi makasalita, baka kung ano-ano kinain yan. Okay. Yan po ay for your own safety. Okay. Alcoholic beverages, ayan, alam na natin yan. No problem. Okay, marriage and the family, mga anak, sumunod sa mga magulang, mga asawang lalaki, mahalin ang asawang babae. Asawang lalaki, babae ay mag-submit sa asawang lalaki. And si Jesus Christ ang ating pari, siya lang ang pwedeng gumawa nun kasi siya lang ang naging tao na nandun. He can relate to our, he was tempted in all aspects that you were tempted, but he did not sin. And therefore, he is our high priest. Siya ang ating taga-depensa doon sa langit. Jesus Christ is praying for you and for me every day. The Holy Spirit is also doing that in groanings that cannot be uttered. Meron silang panalangin na sila lang nakakaintindi na napakagaling. And of course, lahat ito ang ating prophecy as a church, as an individual. Jesus Christ is coming soon. We know not the hour, the day, and the time, but it is going to happen. It is imminent. Ang ibig sabihin ng imminent, almost to happen. Kasi time is short. Bakit hindi pa dumarating ang Diyos? May hinihintay pa magsisi. Ayan. At saka hindi pa puno ang kasalanan. Pag tayo ay namatay, okay lang. Basta mamatay tayo sa Diyos. Kasi mabubuhay naman ulit tayo. Kaya si Martin Luther, okay lang sunugin. Si Zwingli, si Huss, yung mga martyrs dun sa the book na Great Controversy, masaya pa silang sinusunog. Pakanta-kanta pa sila. Bakit? Sulit. I-refund naman ng Diyos ang buhay. Pag kayo sinabihan ng church, sige gumastos ka lang, i-refund ko kayo. Okay lang. Ang buhay natin, pag ginamit natin sa paglingkod sa Diyos, ng Diyos, at namatay tayo sa paglilingkod, lalo na na-persecute tayo sa Sabbath, sa katotohanan, yun daw yung mga malalapit sa trono ng Diyos sa langit. Yung mga nagbuwis ng buhay. Kasi kalapit nila si Jesus Christ na nagbuwis ng buhay din. Okay, death and resurrection. So, walang, sabi ni Ellen White actually, salvation is too cheap. Sabi ko, bakit too cheap? Ibig sabihin sa lahat ng benefits natin sa langit at sa eternal life,
yung i-give up natin dito sa buhay na ito, parang walang kwenta kung nakita niya yung salvation. And 1,000 years tayong, sino mga auditor dito? Mga accountant. Alam niyo ba yun ang gagawin natin sa langit? Mag-o-audit tayo. 1,000 years. Bakit di naligtas si ganito? Bakit naligtas si ganito? Maraming kasalanan. Ah, nagsisi pala. Pag nagsisi yun, nira-write off yun. Pag hindi nagsisisi, anong nangyari? Ini-erase yung write off. Parang yung servant na pinatawad. Nung hindi niya pinatawad yung iba, in-unforgive yung kanyang kasalanan. Okay, ganyan, 1,000 years. So yung 70 years natin dito, walang-wala yan sa 1,000 years. Yung 1,000 years, introduction pa lang yan. Actually, rest lang yan. And yung new earth, dito sa mundo, lahat tayo maging karpentero. Gagawa tayo ng bahay sa labas ng AUP at sa loob ng AUP. Ay, sa labas ng Jerusalem at sa loob ng Jerusalem. O, di ba? Magtatanim tayo ng malalaking ubas doon. Alam niyo po ba yung ubas na kita ni Ellen White sa kanyang vision? Ang lalaki! Ubas po ba yung grapes? Ang laki! Gusto niyang tikman. Sabi niya, ang gusto kong tumikim nung mas niya, nakita niyo mahabang table. Gusto kong kumain dito. Sabi nung kanyang tour guide, wag, hindi ka pa pwede kumain dyan. If you are faithful, you will eat. Pero sabihin mo dun sa mga tao sa earth na maging faithful sila. Kahit pala si Ellen White, sir, if pa rin. If you are faithful, kahit pala si Ellen White, conditional din. Kung hindi siya faithful, hindi siya pwede pilitin ng Diyos. So yan po ang mga napangandang mga katotohanan na ipinalam ng Diyos sa ating church. And tayo po ay manalangin sa ating pag-close. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the truth. We praise you, Lord, for the power of the Bible and the spirit of prophecy and the Holy Spirit, Lord, for inspiring the prophets, for inspiring the church, Lord, to love your word more than our own opinions. Lord, we have tackled many difficult things. We ask that you give us conviction through the Holy Spirit. Give us wisdom and understanding to do your work and to do what is right, to preach righteousness as everybody who was with you in the Bible, in the book, The Great Controversy, who were living their lives and preaching righteousness to this sin-sick world. Help us to obey you and to find other people who want to be saved also like us. Thank you for hearing our prayers. We submit, Lord, our lives and our resources and our plans to you so that you can lead and guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Lahat na lang mahihirap, sir. So, kalahati po ng kanilang grupo ay natakot at hindi umatid. Challenge, pero kami, kalahati naman po ay hindi lang kami nag-breakfast, sir. Dahil lang nagluluto kami. Ganun nga po nangyari, pagkat patuloy po nila ang kanila po ito alam naman namin ang gano'n. At sa pagbabahagi ng mga Biblia, ay nakulong po si... Alam ko po yung example talaga. At nangyari po na nakulong po si Sister Lynn, ay ang ginawa po ng kanyang asawa sapagkat alam po natin na bawal yung Biblia sa Tsina ay sinulat po ng kanyang asawa ang mga talata
sa blanket o dun sa bumot. At dun po pinapagpapilad niya sa kanyang kasama. At dun po pinapagpapilad po kay Sister Lynn sa loob na bulungan ay ito naman po yung kanyang ginamit upang ito ang gamitin niya sa pangangaral. At lo and behold, sa loob na bulungan,